What's up, mga titos and titas? Welcome to Crypto Live Pilipinas Recorded Edition. Yan na ngayon po, mga titos and titas, October 31, Halloween special ito ng ating tambayan. Ang tanong, nung, saan ka mas takot? Sa multo o sa liquidation? Ayan. Well, alam ko naman yung sagot ng mga tambay, no, na meron ng GTF vaccine. Okay, hindi na natatakot sa liquidation yan, mga titos at titas. Pero hindi yan ang pag-uusapan natin ngayon. Ang pag-uusapan natin, yung Bart Simpson. Si Bitoy ba gusto nang mag-Bart Simpson yan? Okay, sisilipin natin mamaya sa chart. Ayan, nakikita nyo na yung drawing ko. But mamaya explain natin, mabuti yan. And yung XRP and Uniswap whale, nagkaroon ng activity po itong mga to. Ano ginawa nila? Pagkukwentuhan din natin yan. At meron tayong isang magandang, ako kung consider ko na good news, no? Institutional interest tumataas. Ano yung gauge? Okay, alam nyo naman dito sa crypto, lahat pwedeng i-measure. Lahat transparent, diba? So, ano yung gauge na bakit natin masasabi na tumataas ang institutional interest? Yan. Kung trip nyo yan, naligaw lang dito sa ating tambayan, huwag pong kalimutang i-click yung subscribe button, yung all sa notification bell. Napaka-importante din po yan, mga titos at titas. I-click nyo na yan kung hindi pa kayo nakasubscribe. At syempre, yung like. Yan, yan, yan. Share na rin itong ating video kung trip nyo, mga titos at titas. Alright, tuloy-tuloy na tayo. Unahin na natin, nandito na yung chart eh. Bart Simpson na agad. Okay. Alisin muna natin ito. May mga tipay tayo sa gold, ha? Alright, okay po. Ito yung inaantay natin. So if you're following us every single day na nagbablog tayo, kahit recorded, so ito po yung box na ginawa natin. And today is Tuesday. Medyo mahaba na po itong box na to relative, no, to the pump. Alright, relative to the pump. And ako lang na-mention ko naman sa inyo, no, na inaantay ko lang yung isa pang short ng tipay bago ko pumasok, eh binigyan pa tayo ng dalawa. Okay, so ano ginawa ni Tito G kanina, nung nakita ko, hindi ko naman inabutan tong short na to, lumabas, meron na yan. So dito po tayo pumasok, near this green candle, nakita ko, oh, mukhang parang dalawang short, ito na yung inaantay ko, is this a sign? Okay, so nagpasok na tayo ng short position dyan. Ngayon, tatama ba tayo o mamamali ba tayo? I don't know, let the market decide. But so far, right now, gaining yung short position natin. And ano ginawa ko? Naglagay na po tayo ng trailing stop. Okay, naglagay na tayo ng trailing stop para hindi na tayo bumalik sa zero, hindi na mag-negative yan. So ganyan lang po tayo mag-trade. Inaantay lang natin yung signal from Tipay. Okay, so ang sabi natin sa inyo, I want to see short double top. Oh, ito parang tin-triple top pa niya eh, no? Not higher, no? Gusto natin makita yung short not on the high side, hindi yung nandito. Ayan, ito halos ka-level niya lang. No? So parang double top, pwedeng double top or triple top ito. So I'm betting on the downside, mga titos and titas. At the very least, saan ang punta? Okay, at the very least, kahit nandito lang muna. Hindi naman tayo nagmamadali. Okay, kahit hindi niya muna ituloy yung Bart Simpson. Okay. At the very least, ito lang. 33,100 kasi nasa 34,400 tayo eh. Okay, 33,100. No? Tignan natin kung bibiyakin yan, mga titos at titas. Diba? So, at pag biniyak ito, alright, ayan, itong level na to, yung 33,200 area. Oh, kung gumagamit kayo ng Tipay, medyo nahihirapan kayong gumuhit ng support and resistance. Ito, good news, ha? Nakikita nyo po yung dotted blue line na yan. You can use this as your support and resistance. So, guhitan lang natin. Gawa natin yung box ulit. Oh, doon na natin ilagay. Alright? So, kung gagamitin natin ang signal from Tipay, 32.8 to break tayo. 32.8 to break. We break the 32.8 level, most likely, ayun na, makikita nyo ni Bart Simpson. Again, medyo humahaba na to, diba? Month end ngayon, so most likely we're not going to break it today because it's month end, mga titos and titas. Most likely, yung monthly candle natin, it will be a good close na. Okay, hindi na siguro para itulak pa yan pababa. And then we'll open November 1 for the new candle month. We'll open probably nandito na rin yan sa 34 level or a little below that. And then let's see kasi new month na tayo eh. New month na tayo. Based on our observation, again, isi-share natin sa inyo to mga titos and titas. Based on our observation,
Binobomba naman din talaga pagkain towards the month end. Pero yung first 2 weeks, first week or second week ng month, medyo nandun yung correction. Alright? So, kung magko-correct ito, magba-Bart Simpson, or hindi mo na papaluin, I will not be surprised. I will not be surprised sa mga titos and titas. Again, we are basing our analysis sa price action using Tipay. Okay? Ito maganda, no? Explain ko sa mga Tipay natics. Okay? Ano po ang ginawa ni Tito G? I'm sharing with you a strategy. Ito pong, because we are using Tipay, nagiging disiplinado tayo sa pagte-trade. Bakit? Ang inaantay ko po is another short. Alright? Meron ng isang short dito, inaantay ko pa yung panibagong short. Nung wala pa short, di pa tayo pumapasok. So, nung pumasok na po yung short na to, dyan, dun lang tayo nag-trade. Dun lang po tayo nag-enter ng short. So, kung nahihirapan kayo na maging disciplined trader, you can start by using our Tipay system. Okay? Kasi po, nandun na yung mga set of rules, mga setup na kailangan mong antayin bago ka mag-open ang position. So, pagka walang setup, wala po tayong trade na pag-uusapan dito. Diba? Hindi na baling maiwan. Wag lang maipit. Alright, mga titos and titas. So, ngayon, if ever, okay, na talagang ipupush downwards si Bitoy, kahit na sabihin natin, nasa 32 or 30, nasa 33K level, we might see some alts, okay? Again, may mga alts kasi na may mga shorts na eh, no? May mga nauna na eh. I don't know. Ito, Ethereum, di ba? We might also see alts na magko-correct, especially yung mga sumabay kay Bitoy, right? Solana is performing better than the others. Marami mga news si Solana. Ito, hindi pa ito. Okay? Marang wala pa tong short na signal. So, don't short Solana yet kasi wala pa siya sa setup natin. Gusto natin double top or triple top na short, no? Ito, obviously, hindi to double top. Diba yung higher, higher short? XRP, I think I saw already. Ano ba tayo dito? Oh, wala pa. Ah, wala pa. Wala pa. Wala pa. Alright. Alright, wala pa to. Pero sa XRP kahapon, nakapag-take profit na tayo. Yung mga nakaka-copy trade kay Tito G, alright? So, yung mga Patreonatics natin na nakaka-copy trade kay Tito G, tignan nyo, nawala na yung XRP, natipi na natin yung kagabi. We use trailing stop kagabi, somewhere here, I think 57.25, no? So, yun ang tinamaan. So, nakatipi na, na-protect na natin yung profit natin. So, if you want to follow me sa mga trades natin, you can go to patreon.com/titovlogs. Alright? Nandoon po yung link para and the instruction. Importante sa akin yung instruction. Kaya hindi natin pinapublic yan kasi gusto natin maintindihan nyo kung paano isi-set up yung pag-follow. Oo. Kasi how many times, di ba, kung may mga fina-follow kayo na traders, nali-liquidate kayo kasi you just follow them blindly. Alright? So dito po, gina-guide natin, even magfa-follow kayo, ayaw natin magfa-follow kayo blindly. Gusto natin, kung magfa-follow kayo, tuturo natin ano lang yung ilalagay mo, paano mo siya isi-set up. Alright? So, ako po, sa copy trade natin, ito lang yung mga tinitrade ko. Ah. Yan lang po yung mga alts na yan. Alright? So, patreon.com/titovlogs po yung website na pupuntahan nyo. So, lahat ng mga, magiging VIP kasi kayo eh, pagka nandyan kayo. So, kas part ng benefit, no? Sa pagiging VIP, yung follow, pwede kayo mag-follow kay Tito G. At of course, yung Tipay is part of it as well. Okay? Libre na din yung Tipay ninyo. Okay? So, kasama dun sa Tipay, yung Discord access. Ayan po. Okay? Makikita nyo na rin tong Discord access, yung VIP, mga channels natin dito, lahat po yan. So, that's patreon.com/titovlogs. Alright? Uy! Ito pa, total, nandito na tayo sa Discord. Ha? Yan po. Masaya pala sa gold, sabi ni Tito Kams. Ha? Yung mga nagte-trade naman ng gold or interested in trading gold, puntahan po yung link sa description ng video natin. Meron tayong link dyan. Check nyo po ang XNES, no? If you want to trade gold, mga titos and titas. So, may link po tayo dyan na pwede nyo i-click para makita nyo kung paano mag-trade ng gold. Pag nandito na kayo sa loob ng Discord natin, and follow me also on TikTok kasi sa TikTok naglalabas ako ng video about gold. Okay, follow me on TikTok, that's titovlogs.crypto. Right, tuloy-tuloy tayo sa mga balita natin. Ano gusto nyong unahin natin? Unahin ko na muna to yung institutional. Okay.
based po dito sa balita na to, no, tong CME Exchange set to overtake Binance in Bitcoin futures open interest report. All right. So ano po ba yung una, ano ba yung open interest, no? So ang open interest po, ito po yung mga nagte-trade ng futures contract ng Bitcoin. Alam naman natin na isa sa malaking exchange si Binance. Right? So si Binance po, marami gumagamit sa kanya, retailers like us. Okay, tayo, ang dalas gamit natin, karamihan gamit natin Binance. Okay? Ano ba yung CME Exchange, yung commodity market, no, mga titos and titas, itong CME Exchange? So kasi sinasabi dito, yung Chicago Mercantile Exchange, sinasabi po dito na dumidikit na yung volume, okay, ng open interest or yung futures ETF sa CME, okay, itong Chicago Mercantile Exchange, sa volume ng Binance. Alright? So, ang mga institutions po, wala masyado sila sa Binance. Okay, bakit? Kasi syempre, alam nyo naman, lalo na sa US, diba, na kinakrackdown yung Binance. Alright? So, yung institution, syempre, if you're a big player, medyo hesitant ka talaga maglagay sa mga exchanges, not just Binance, di ba? Especially after the collapse of FTX. Pero, okay, meron na kasi itong si Van Eck, okay? Okay. Na futures ETF, okay, na nandito sa CME. So, yung volume po nitong futures ETF niya, nagsasurge. Umaakyat po ito at tumatapat sa volume ng Binance. So, sa CME, mas more on, kung ako institution, okay, mas maglalaro ako sa CME kasi mas confident ako na pag nandun yung pera ko, kahit papano, di ba, kahit papano, yung security nandun kasi it's regulated yung CME. Okay, pumasa po yan sa mata ng mga regulators sa US. Okay, kaya yan po yung sinasabi nila na, o baka yung institutions, okay, nandito na rin. They're slowly, no, penetrating and playing Bitcoin futures. Alright, mga titos at titas. So, good news yan. Ito pa. Okay, ito hindi, parang hindi ito masyadong good news. Unahin ko na, XRP. Okay. XRP worth 15 million transferred. Here's why and how of it all. Ayun. Alright, so ang kita naman natin, bumomba XRP, no? So shortcutin na natin to. $15 million worth of XRP moves to an exchange. Whale Alert highlighted the substantial transfer of Ripple from an undisclosed wallet. The transfer involves 26.7 million XRP valued at 15 million being moved to Bitstamp, a centralized exchange. Okay. How does this latest move impact XRP's transaction volume? Okay. According to data from CoinMarketCap, XRP has witnessed a significant surge in trading activity over the past 24 hours. Okay. So nakita naman natin, nag-pump din, ano? Alright. This data suggested that XRP has experienced robust trading activity during this time frame. Also, the previously mentioned transfer does not appear to have had a substantial impact on the market. Okay. Sabi po yan ng report. Alright. Ibig sabihin, tumaas yung volume ng trades ng XRP sa market. And kagabi, makikita nyo naman, oh, punta natin yung chart. Ha? Alright. Kagabi yan. Oh. So nakita natin yung report, umakyat. Alright. So meaning to say, kahit na may nag-transfer ng XRP sa centralized exchange, umakyat pa rin yung price. Ngayon, ang tanong, okay, ang tanong, binenta na kaya yon? Okay. Alam naman natin na common naman po talaga, no, mga titos and titas, na pagka ang ikaw ay nag-transfer ng token mo to centralized exchange, from your wallet to centralized exchange, ang mostly ang intention nun is to sell. Right? So, most likely, bibenta yan. So, saan sila gusto magbenta? O di syempre, habang tumataas. Okay, habang tumataas, you slowly selling. So nakikita natin, medyo nakikita natin nagko-correct nito si XRP, ha. Let's see, mga titos and titas, ha. Pero chart wise,
If you're going to notice sa daily chart, okay, ako ay took profit na on XRP. Let's see kung pwede tayo mag-buyback. Antay-antay lang muna tayo, mga titos and titas. Chart-wise sa daily, okay, meron pa din tayong uptrend. Okay, last signal natin still was long, no? So, and we are trading above the breakout point ng 55, right? And we are holding, no, dun sa 55 area. And we are slowly building up on this area. Okay? Slowly building up on this area sa XRP. Yan, box na natin to. Yan, yung mga hindi pa nagwe-webinar ng Darvas Box ni Kuyang, matututunan nyo po yan. Slowly building up. Alright? So, alam naman natin na pump. Alright? Teka, to. Mas maganda to. Okay, pump. Okay, kung konso to, ayaw nating humaba. Gusto natin mag-break na to soon. Kaghahaba, Bart Simpson. Alright, mga titos at titas. So, ngayon, will I buy back XRP pag bumaba pa yan? Depende. Posible. Kung bibigyan ba naman tayo ng long signal sa 4H, bakit hindi? Okay? So, short ko na ba si XRP? Sa ngayon, not yet. Okay, not yet. Mag-aantay pa tayo ng another short signal from DeFi. Okay? Bakit medyo nandun ako sa short side? Okay po, mga titos and titas, no? Kasi nakita ko na yung BTC na may short na dalawa. So kaya usually kung magsusunod yung mga alts, most of the time sumusunod naman yung mga alts. So pag nag-correct si BTC, magko-correct din si XRP. So hanapin na po, no? Kung lalo na kung bibigay ito, magko-correct si BTC. Hanapin niyo na po yung mga tokens o yung mga mino-monitor niyo na mga altcoins sa mga nasa watchlist, no? Hanapin niyo na yung TPY noon. Kasi baka may mga signal na iba to yun na short. Diba? Sasabay yun. Sasabay at sasabay yun, mga titos at titas. Alright, another balita. Another tabalits tayo. Tuloy-tuloy natin to. Uniswap pa. So, from XRP talon tayo sa Uniswap. Ito pong Uniswap Foundation, okay, has dumped daw nearly 10 million UNI tokens worth more than, mas malaki to, 40 million to crypto exchange over the past weeks according to on-chain data. So, another whale. So, ano po ang ginawang diskarte nito mga to? Sinamantala nila, okay? Sinamantala nila yung rally ng market para magbenta. Probably mag-take profit. I don't know kasi ito, Uniswap Foundation eh. So, probably mag-take profit or mag-cash out, okay, habang umaakyat yung market. Ngayon, nakadalawa na tayo. XRP, malaki po yan. Uniswap, malaki din po ito, no, mga titos and titas. If we're going to see yung mga ganito pang activities in the next few days or weeks, this suggests yung theory natin, ano, this suggests na possible yung rally natin will be ending very, very soon. Okay? And we will be correcting. Okay, mga titos and titas. So, syempre, yung mga team ibagsak, happy na naman dyan. Yung mga budigero, happy na naman dyan. Mga tipainatics natin, everyday, happy naman to. Mapaumakyat, mapabumaba. Diba? Pwede mo siyang i-trade. Alright. So, yung full analysis natin on the Bitcoin price, we shared that sa Patreon. Patreon.com/TitoVlog. So, kung gusto nyo pong malaman yon, yung past 2 weeks, yan lang ang naging topic natin. No? Kasi umaakyat si Bitcoin eh. Kaya dami nagtatanong, Tito, tudaw muna ba tayo? Alright, nandoon po ang sagot, patreon.com/TitoVlogs. Ayan. Oy, mga titos and titas, if you want to join, ha, yung mga nagtatanong, Tito, saan po ba yung Tipay? Alright, syempre, dito nyo po pupuntahan yan sa website natin, titovlogs.tv, okay, para ma-access nyo si Tipay. Ayan po, Tito Price Action Indicator. This is a trading view indicator, kahit po free lang yung trading view nyo, pwede nyo ma-access si Tipay. Yun ang kagandahan, mga titos and titas. So, pwede nyo po ma-access si Tipay kahit free lang in yung trading view. Ngayon, gusto nyo ba ng libreng Tipay? Ayan, ang tanong. Kahapon, in-announce na natin. Ha, meron tayong limited 10-day access kay Tipay. Limited slots lang po ito, mga titos and titas. So, nasa description ng video natin yung link, yung Unlock Tipay link. Hanapin na, paunahan na lang dahil limited lang po ito. Ilang slots na lang yung natitira. So, paunahan na lang po. So, just go to the description of this video.
Okay, and then click yung unlock Tipay. So you'll get a 10-day access, no, pagka naabutan nyo na meron pa. Yun. O, yan na muna, mga titos and titas. Maraming maraming salamat. Abangan nyo po ulit si Tito. Huwag kalimutang i-follow yung Facebook page natin, Tito Vlogs 77, at yung TikTok natin na titovlogs.crypto para sa mga quick updates, especially yung crypto natin, especially if you want to trade gold. Follow nyo si Tito sa TikTok, titovlogs.crypto. E, papano? Yan na muna. Bye!